Sa patuloy na kaguluhang nagaganap sa pagitan ng Israel at Palestine, ay sinabi ng Israel na gagamit sila ng mga water pumps para sa mga underground tunnels ng Hamas, kung saan ang tubig ay magmumula sa dagat. Kaya naman ito ang tinutukan ng aming grupo upang sa ganun ay maihatid namin sa inyo ang kasalukuyang kaganapan sa pagitan ng Israel at Palestine. This is Chipoy TV, simulan na natin. Ngayong araw, nagpadala ang Israel Defense Forces ng Ground Naval at Air Forces bilang bahagi ng kanilang operasyong pang-offensive sa Gaza. Dahil sa pag-angat ng Israeli Ground Forces patungo sa Southern Gaza, nagsagawa ang Israeli Army ng malawakang operasyong pang-offensive sa dalawang direksyon ng Strip. Noong Linggo at Lunes, may mga ulat na naglalabas na mayroong mga Israeli tanks at tropa na nag-ooperate sa timog ng Gaza Valley na naghihiwalay sa Strip sa Hilaga at Timog. Ang Israel ay nag-utos sa mga civilian na lumikas patungong timog mula pa noong mga unang araw ng bakbakan. Bago ang ceasefire, ang mga ground forces ng Israel ay nakapagtatag na ng malaking puwang sa mga settlement tulad ng Banun, Bilaha, Jabalia, Ashati at Zun. At ito ay sinuportahan ng Air Force ng Israel ayon sa tagapagsalita ng Israel Defense Forces na kumpirmado na ang Israel ay nagpalawak ng kanilang ground forces upang isama ang lahat ng mga nakapalibot na lugar. Sinabi ni Hagari sa mga reporters na kamakailan ang puwersa ng Israel ay nagsimulang puntiryahin ang lahat ng underground tunnels sa lugar sa tulong ng mga aerial strike. Kasama sa mga pinuntirya ang mga paaralan at weapon storage facility sa Baitanun na ayon mismo sa Israel ay naglalaman ng iba't ibang kagamitan para sa pag-atake. Sa ngayon ay na-identify ng Israel ang mahigit 800 na mga tunnels, pero kanilang sinabi na ang mga ito ay mas malaki pa sa kanilang inaasahan. Kaya naman, ito ang dahilan kung bakit ang Israel ay gumagamit ng ground troops, air at naval forces para direktang durugin ang mga underground tunnels. Ang mga underground tunnels na naging pangunahing target ng Israel ay inaakalang mga 500 kilometro lang ang haba nito. Pero dahil na rin sa mga napasok na tunnels ng puwersa ng Israel, ay unti-unti nang lumiliit ang mga underground layers ng Hamas, gayunpaman ang underground network na tinatawag na Gaza Metro ay isang panganib pa rin sa Israeli Army, habang sinabi ng Israel na ang kanilang mga fighter jets ay nagdulot ng heavy bombardment sa katimugang bahagi ng lugar. Matatandaan na nitong mga nakaraang araw ang Israel Air Force na nakapokus sa Southern Gaza, ang Israel Navy ay lalo pang pinaigting ang pressure sa lugar na nagpupuntirya sa shafts ng Hamas underground tunnels at ang nag-uugnay na mga seksyon ng mga ito, mga daanan sa ilalim ng lupa sa timog. Samantala, ang militar ng Israel ay bumuo ng isang strategy para mapuwersa ang Hamas na lumabas sa mga tunnels. Ayon sa ulat noong Lunes, ang Israel ay gagamit ng water pump mula sa Mediterranean Sea. Ang hakbang na ito ay naglalayong sirain ang underground network ng grupo mga daanan at pinagtataguan. Noong nakaraang buwan, ang Israel ay nag-install ng 5 water pumps malapit sa Alati Refugee Camp sa Gaza City na nagpalabas ng 1,000 cubic meters ng tubig na maaaring magdulot ng baha sa mga lagusan. Matatanda ang binalaan ng Israel ang Estados Unidos tungkol sa plano nito noong nakaraang buwan. Pero hindi pa ito napagpasyahan kung ipapatupad ito ayon sa mga opisyal. Ayon sa mga ulat ay hindi malinaw kung babahain ng Israel ang tunnels bago ilabas ang lahat ng mga bihag na tinangay ng Hamas at iba pang Palestinian groups noong October 7 sa katimugang Israel. Ayon sa ulat, magkakaiba ang mga opinyon sa administrasyon ni Biden kung saan may ilang opisyal na nagpahayag ng pag-aalala sa plano ng Israel. Samantalang, ang iba naman ay sinabi na sumusuporta sila sa mga pagsisikap ng Israel na sirain ang mga tunnel. Ang potensyal na pinsala sa groundwater at lupa ng Gaza
kung ang tubig dagat at mapanganib na mga materyales mula sa mga tunnel ay mag-leak, pati na rin ang potensyal na epekto sa pundasyon ng mga gusali. Walang sino man ang nakakaalam ng mga detalye ng mga tunnel o ng lupa sa paligid nito, kaya hindi malinaw kung gaano ka-successful ang pagpapump ng tubig. Hindi rin masigurado kung epektibo ito dahil wala tayong kaalaman kung paano dadaloy ang tubig dagat sa mga tunnel na wala pang nakakapasok kailanman. Noong 2015, binaha ng Egyptian Army ang ilang tunnel sa ilalim ng Gaza Strip southern border. Ang tubig ay dumaloy sa mga sibilyang lugar at karamihan sa mga ito ay malapit o sa educational institution, kindergarten, mga mosque at mga palaruan, at ayon pa sa IDF, natagpuan ng mga sundalo ang mga armas ng Hamas sa ilang lagusan. Samantala, habang tumitindi ang tensyon sa rehiyon, matapos ang pansamantalang ceasefire, ilang commercial vessels ang nilusob ng mga grupong suportado ng Iran sa Red Sea. Kaya naman, ang US ay nag-intervene. Ayon kay Pentagon Deputy Press Secretary Sabrina Singh, ang Navy destroyer USS Kearny ay pinabagsak ang tatlong Iranian drones. Ayon sa CENTCOM, ang mga ganitong uri ng pag-atake ay direktang banta sa International Commerce and Maritime Security, kung saan ay naniniwala sila na ang mga pag-ataking ito ay inilunsad ng grupo sa Yemen, ay isinagawa ng Iran, at ang Estados Unidos ay iko-consider ang lahat ng naaangkop na tugon na may full coordination sa mga international allies nito. Ang Estados Unidos ay sa pakikipag-usap sa mga kaalyado nito upang magtatag ng Naval Task Force para protektahan ang mga barkong naglalakbay sa Red Sea, kasunod ng pinakabagong pag-atake sa ilang merchant vessels ng Iranian-backed proxies dahil sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Israel at Palestine. Sinabi ng National Security Advisor ni Biden na si Jake Sullivan noong Lunes na maaaring ang mga patrol o escorts ang pwedeng gawing tugon sa pag-target ng mga barko sa rehiyon. Dagdag pa niya, sila ay kasalukuyang nakikipagdiskusyon sa ibang bansa tungkol sa Maritime Task Force kasama ang mga barko mula sa mga partner countries, pati na rin ng Estados Unidos, upang matiyak ang safe passage ng mga barko sa Red Sea. Aniya, ang proposal na ito ay ongoing pa rin at wala pang official announcement dito, at naniniwala siya na ang Iran ang responsable sa mga pag-atake sa mga cargo vessels at iba pang sasakyang pandagat. Sinabi ni na magsasagawa ang Amerika ng naaangkop na aksyon sa tulong ng mga kaalyado ng Amerika. Sa madaling sabi, sa Middle East, ang Israel at Amerika ay ginagawa ang bawat pag-iingat laban sa mga pag-atake ng Palestine at ng mga proxies ng Iran. Ikaw, anong opinion mo sa video natin ngayon? Comment down below.